Kaagad kong sinagot ang tawag ni Rebecca. Sana negative. Naiusal ko pa. Yes, Rebecca? Sure ka ba? Elena, okay ka lang ba? Ang tahimik mo. May problema ka ba? Untag ni Rufina sa akin. Ha? Okay lang ako. May iniisip lang ako. Ano yun? Usisa ni Rufina. Hindi naman importante. Sagot ko. Si Sir Jason? Ayi! Tukso niya, saka sinundot ang tagiliran ko habang may kakaibang ngiti sa labi. Baliw, hindi no? Kontra ko pa sa sinabi niya. Pero ang totoo, kanina ko pa iniisip ang nanay. Nang dating asawa ni Jason, baka manggulo siya sa amin. Pero dapat ako magtiwala kay Jason na hindi na siya muling babalik sa bahay. Dumagdag pa ang kausap ni Jason kanina. Natatakot na ako sa iyo, Elena. Minsan, ang ingay mo. Ngayon naman, ang tahimik mo. Napapailing na sa adniya, kaya naman natawa na lang ako. May iniisip lang ako, huwag ka mag-alala. Normal pa ako. Biro ko pa. Ano naman? Usisa niya pa habang nakatingin sa akin. Kung bakit may tubig ang loob ng buko. Bulalas ko pa at sinabayan ko na malakas na tawa. Piste ka, Elena. Malakas talaga ang topak mo. Tatawa-tawang sabi niya. Hindi ko napigilang hindi matawa dahil sa sinabi ko. Pero may point. Bakit nga ba? Tara na. Nariyan ang mga alaga natin. Yaya ko sa kanya. Kumusta ang baby ko? Tanong ko kay Kisha habang nasa tricycle kami. Hindi kami susunduin ni Jason. Nagtataka rin ako sa kinikilos niya kanina. Nagmamadaling umalis ng bahay. Hindi niya na rin kami inihatid kanina. Good lang po. Mama Elena, where's Papa? Busy ba siya, Mama Elena? Tanong ni Kisha at nagulat ako pati pala siya'y napansin niya rin. Siguro baby girl, madami sigurong work. Sagot ko pa saka ko pinisil ang baba niya. Hawa kami pa kaming bumaba ng tricycle. Naabutan namin sa labas sina tita tito na bihis na bihis. Mamsi! Papsi! Bati ni Kisha kaagad naman nila itong sinalubong. May beautiful apo. How's school? Tanong ni Tita Lori. Mamsi, medyo boring po. Wala sa loob na sagot niya, kaya naman nagkatawanan pa kami. Why apo? Natatawa pang tanong ni Tito Elvis. Papsi, si Rolly kasi. May iba na pong crush. Nakanguso maktol ni Kisha. Ha? Sinong Rolly? Kunot noo pang tanong ni Tito Elvis. Seatmate ko po. Papsi, before sabi niya ako po yung crush niya. Now, si Maris na po. Malungkot pang kwento ni Kisha. Namilog pa ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Ang bata pa, alam na agad ang crush. Buti na lang wala si Jason dito. Baka himatayin yun. Ah, baby girl, tara na. Magbihis ka na sa taas. Hinawakan ko na siya sa kamay. Ah, Elena, isasama namin si Kisha. Nasabi ko na kay Jason, ikaw gusto mo bang sumama? Tanong pa ni Tita Lori. Si Kisha na lang po, tita. Wala pong tao dito sa bahay ngayon. Tanggi ko pa sa paanyaya niya. Umalis kasi si Nanay Minda. Pumunta sa kamag-anak niya. May kasalan kaya raw doon siya matutulog. Si King naman, hiniram ni Jericho. Ipapasyal niya raw bukas. At dahil walang pasok bukas, pumayag ako na doon siya matulog ngayon. Yehey! Tuwang-tuwa pong bulalas ni Kisha. Sige po, tita. Bibihisan ko lang po si Kisha. Paalam ko pa, saka ko binuhat si Kisha papasok ng bahay. Baby girl, behave ka ha. Huwag lalayo kay Mamsi at Papsi, okay? Bilin ko kay Kisha bago sila umalis. Opo, Mama Elena ko. I love you so much. Yumakapas siya sa baywang ko. Yumuko naman ako at pinupugkos niya ng halik sa mukha. I love you very much. Nakangiti kong sagot. Nang makaalis na sila, pumasok na ako sa loob. Naghahanap ako ng pwedeng kainin. Nakita ko na may tira pang ham at bacon. Ito na lang ang kinain ko. Mabilis kong tinapos ang pagkain at maglilinis ako ng bahay ngayon. Sinalang ko na ang mga maruruming damit. Saka ako naglinis ng kwarto ni Kisha. Sunod ang kwarto ni Jason. Nang mapatingin ako sa cabinet niya, naalala ko ang picture ng ex-wife niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Natingnan pa yon.
mas may tiwala ako sa salitang binitawan ni Jason sa akin at sapat na yon na panghawakan ko. Mabilis akong natapos sa gawain. Nagpahinga ako saglit at saka ko naisipan na maligo. Pakaramdam ko na wala lahat ng pagod ko. After kong maligo, humiga ako saglit para ituwid ang likod ko. Saka mamaya pa naman uuwi si tita at tito. Si Jason, hindi ko alam kung anong oras uuwi. Hindi ko namalayan, nakatulog na pala ako dahil sa pagod na rin. Nagising ako na may humahalik sa pisngi ko. Kaya naman unti-unti akong nagmulat ng mata. Nakangiting mukha ni Keisha ang bumungad sa akin. Nakahiga rin siya sa tabi ko at sumisiksik sa katawan ko. Baby girl, kanina ka pa? Bakit ang bilis nyo? Inaantok ko pang tanong sa kanya. Mama Elena, gabi na po. Look mo pa ang watch ko. Sagot niya, kaya naman sinunod ko ang sinabi niya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko na lagpas alas 6 na pala ng gabi. Napabalikwas ako ng bangon. Nakakahiya. Hindi pa ako nakakaluto ng hapunan namin. Tara anak, tawag ko kay Keisha. Pati ang paraan ng pagtawag ko sa kanya, mali-mali na rin. Mabilis kaming bumaba ni Keisha. Naabutan ko pang nanonood ng TV, sina tita at tito, habang nakaupo si tita sa kandungan ni tito. Hindi ko alam kung babalik ba ako sa kwarto dahil ayokong makita ang kahalayan nilang dalawa. Oh Elena, naistorbo ka ba ni Keisha? Naku, pasensya na. Ikaw kasi agad ang hinanap. Kaya umuwi na agad kami. Natatawa pang kwento ni tita sa akin. Okay lang po tita, magluluto na rin po ako. Sorry po, nakatulog po pala ako. No, it's okay. Pinagod ka ata ni Jason. Nakangising tanong ni tita. Kaya naman agad nag-init ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Mama Elena, nag-play kayo ni Papa? Why, hindi ako kasali. Sumimangot pa si Keisha. Kaya naman mas lalo pang natawa sina tita at tito. Hindi ko malaman ang pwede kong isagot kay Keisha dahil sa sinabi ni tita. Ilang beses pa akong napalunok dahil dito. No, no baby. Ano kasi? Nakagat ko pa ang labi ko dahil wala akong makuhang salita na pwede kong sabihin. Tita Lori, sambit ko at tumawa lang siya. Apo, don't mind ang sinabi ni Mamsi. It's just a joke. Come here. Let's watch. Yaya pa ni tito kaya naman nakahinga ako na maluwag. Iha, tawag ni tita sa akin pagkatalikod ko. Bakit po tita? Huwag ka na magluto. Nag-take out kami ng foods natin. Reheat na lang siguro. Saka nga pala tumawag kanina si Jason. Hindi siya dito kakain tonight. Bakit sa akin hindi man lang siya tumawag? Tanong ng aking isipan. Tumangu-tangu ako at naglakad na papunta sa kusina. Kinuha ko ang mga binili nilang pagkain at isa-isa kong iniinit nang matapos, inayos ko na ang lamesa, saka ko sila tinawag. Elena, hindi mo ba gusto ang pagkain? Tanong ni tita. Kaya naman napatingin ako sa kanya. Gusto tita, busog lang po talaga ako. Katwiran ko. Saka ko muling binalik ang atensyon sa pagkain. Hanggang sa matapos ang pagkain, wala pa rin akong ganang kumilos. Iniisip ko kasi si Jason. Sino kaya ang kausap niya? At parang may nagbago sa kanya. Mama Elena, good night. I love you. Good night, my baby girl. I love you too. Hinalikan ko pa siya sa noo bago ako lumabas ng kwarto niya. Pumasok na ako sa kwarto upang maligo. Dahil mainit ang panahon at wala naman si King sa tabi ko, kumuha lang ako ng manipis na sando at kulay itim na panty. Ito na lang ang isusuot ko ngayon. Pabaling-baling ako sa kama at hindi mapakali habang naghihintay sa chat ni Jason. Pero nakailang ulit ko nang tiningnan ang cellphone ko. Pero wala pa rin. Hanggang sa nakatulugan ko na ang paghihintay sa chat niya. Hindi ko na malaya ng oras. Nagising ako na may nakadagan sa akin at humahalik sa labi ko. Hinayaan ko lang si isip ko. Baka na nanaginip lang ako. Nang haplusin niya ang hita ko, dito na ako nagising. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata. Laking gulat ko na mukha ni Jason na nabungaran ko. Darling, I'm sorry. Late na akong umuwi. Aniya pa sa akin. Umalis siya sa pagkakadagan
at nahiga sa tabi ko. Amoy na amoy ko pa ang ginamit niyang sabon sa katawan. Mukhang bagong ligo siya. Sinilip ko ang orasan sa tabi ko. Pasado alauna na ng madaling araw. Pinaunan niya ako sa braso niya. Habang nakayakap sa baywang ko, muli niya akong hinalikan na mariin sa labi. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Nagtatampo ako sa iyo. Inirapan ko pa siya saka ako pinalo ang braso niya. Hinuli niya ang labi ko at binigyan ako ng mabilis na halik saka muling tumingin sa akin. Nothing darling, sagot niya at nag-iwas ng tingin. Tinula ko siya na mahina dahil naiinis ako sa sagot niya. Bumalik ka na sa kwarto mo, matutulog na ako. Inalis ko ang kamay niya sa baywang ko at tinalikuran ko siya. Pakiramdam ko, may tinatago siya sa akin. Hindi naman siya ganito noon. Ayaw ko siyang pag-isipan ng kahit na ano, pero hindi ko mapigilan. Jason, anong tinatago mo sa akin? Tanong ko pa sa isip. Bumangon si Jason mula sa kama at ang buong akala ko, babalik na siya sa kwarto niya. Pero nagulat ako nung pumuwesto siya sa ibabaw ko. Para akong lalagnatin sa sobrang init ng pakiramdam ko dahil lang sa simpleng paghalik niya sa akin. Naging mapusok ang halik niya na may pagmamadali. Halos kapusin naman ako ng hininga dahil dito. Maging ako ay sumabay sa pagiging agresibo niya. Tinumbasan ko ang bawat galaw na labi niya. Darling, I want you please. Aniya, saka hinalikan ang ibabaw ng dibdib ko. Gusto ko mang tumanggi, ngunit iba ang sinisigaw ng katawan at isip ko. Kaya sa huli, tumango ako sa kanya bilang pagsang-ayon sa kagustuhan niya. Ngumiti pa siya saka ako muling hinalikan na mariin. First time ko lang, huwag mong bibiglain. Sabi ko pa, darling, it will be painful. Pero sa una lang naman, dahan-dahan lang ang gagawin ko, Sagot niya. I love you darling, I swear. Saad niya. I love you too honey. Sagot ko. Hindi ko pinagsisisihan na ibinigay ko ang pagkababae ko kay Jason. Mahal ko siya. Mahal na mahal. Dala ng pagod na ginawa namin, hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising ako nang may marinig akong nagsasalita. Unti-unti ako nagmulat ng mga mata. Nakatalikod si Jason at may kausap sa cellphone niya. Rebecca, hindi pwede yan. Narinig kong sabi ni Jason. Jason, mahinang tawag ko. Lumingon siya sa akin at mabilis na binaba ang cellphone. Naglakad siya papunta sa akin at umupo sa kama. Bumangon ako at yumakap sa kanya. Masakit pa? Masuyo niyang tanong sa kahinalikan ng ulo ko. Siyempre, ang laki niyang tarugo mo. Nawasak ang lupain ko. Sagot ko. Buhat sa sinabi ko, humagalpak siya sa kagigil na inabot ang labi ko. Want more? Ha? Huh? Tukso niya sa akin. Pinandilatan ko naman siya ng mata dahil sa biro niya. Darling, kailangan ko nang umalis. May emergency lang. Sabay iwas ng tingin sa akin. Sino? Si Rebecca. Anong meron Jason? Matapang kong tanong. Hindi naman siya nakasagot sa tanong ko. Nanatili lang siyang tahimik. Umalis ka na. Taboy ko sa kanya, saka ako tumalikod na masakit ang kalooban. Darling, please. Sige na, tipid kong sagot. Buong akala ko, susuyuin ako ni Jason pero narinig ko na lang ang yabag niya papalayo. Dito tumulo na ang luha ko na pinipigilan ko. Tahimik akong umiyak na makaalis siya. Ramdam na ramdam ko na may tinatago si Jason. Anong lihim niyo ni Rebecca? Jason, nagkamali ba ako na nagtiwala ako sa'yo? Akala ko hindi ako iiwan ni Jason, pero isang tawag lang ni Rebecca, umalis pa rin siya. Pinilit ko na bumangon kahit masakit ang mga hita ko. Feeling ko, mabubuwag ako pag tumayo. Naglakad ako papunta sa toilet upang maligo. Baka sakaling mababawasan ang sakit. Nagulat pa ako nang bumukas ang pinto at iniluwas si Jason. Akala ko ba umalis siya? Bakit nasa harapan ko siya ngayon? Gusto kong maiyak dahil sa sama ng loob ko sa kanya. Bakit ka narito? Baka hinihintay ka na ni Rebecca. Walang gana kong tanong sa kanya. Naghubad lang siya ng damit at tuloy-tuloy pumasok sa loob. Napatili pa ako nang kabigin niya ako at si Ilin ang halik sa labi. Hindi ako tumugon sa halik niya
na natili lang ako na walang galaw. Naramdaman ko na mas lalo niyang pinagbuti ang paghalik sa akin. Hindi ko na napigilan na hindi tumugon sa halik niya. Yung binalikan niya ako, sapat na para isipin ko na ako ang pinili niya. Nawala ang galit ko sa kanya. Akala ko na tiis niya ako at mas pinili niya si Rebecca kaysa sa akin. Nang bitawan niya ang labi ko, pinulupot niya ang braso sa bewang ko at pinagdikit ang mga noo namin dalawa. Sorry na darling, huwag ka na magalit sa akin. Aniya, habang nakatitig sa akin. Are you still mad? Bulong niya sa akin kaya naman nilingon ko siya at sinalubong niya na mainit na halik ang labi ko. At sa pangalawang pagkakataon, inangkin niya akong muli. Tired? Nakangisi niyang tanong kaya naman inirapan ko siya at pinalo sa braso. Hinila naman niya ako sa tapat ng shower at sabay kaming naligong dalawa. Siya pa mismo ang nagsabon sa buong katawan ko at nagbanlaw. Pakiramdam ko, walang lakas ang mga binti ko kaya naman hirap na hirap akong kumilos. Nagulat pa ako nang buhatin niya ako palabas ng toilet at siya pa mismo ang nagbihi sa akin. Niyakap niya ako sa bewang habang hinahaplos-haplos ang mukha ko. Saka hinalikan ang buong mukha ko at hinuli niya ang labi ko. Magaan lang na halik ang ginawa niya ngunit ramdam na ramdam ko ang pagmamahal ni Jason. Darling, I miss you. I'm sorry if busy ako palagi. Please trust me. Aniya, nang maghiwalay ang labi namin. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Akala ko ba mahal mo ko? Naiiyak kong tanong. Darling, sasabihin ko rin sa'yo but not now. Mas lalo pa akong yumakap sa kanya dahil sa sinabi niya. May kakaiba akong pakiramdam sa mga nangyayari. Kailangan kong alamin yon. Hindi ko kaya na wala akong gagawin. Kung ayaw sabihin ni Jason, ako ang gagawa ng paraan. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Shoutout po sa pamilya sa Lundagit, Ma'am Marian Sosyon, Ma'am Apple Abad, Ma'am Joy Chunimatsu at sa ka-office mate ni Ma'am Annalyn sa Lundagit sa Makati. Maraming salamat po sa pakikinig. God bless po.